This is Joe and Royce Vlog, and welcome to my channel. Hi! Kumusta po kayo? Ako nga pala si Joben, isang AFW na ka-based dito sa Kuwait. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at hit mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa aking newly uploaded videos. For today's video, pag-usapan natin kung paano ang tamang pagputo ng kuko ng ating alagang pusa at tuwing kailangan natin ito puputulin. At dapat bang putulin ang kuko ng ating alagang pusa? Bakit kailangan putulin ang kuko ng ating alagang pusa? Kailangan nating putulin ang kanilang kuko in every after 2 weeks. Ang pagpuputol sa kuko ng ating alagang pusa every after 2 weeks ay parte at mahalaga sa kanilang kalusugan. Hindi lamang sa kanila kundi para din ito sa mga per-parents at sa buong pamilya. At upang maiwasang makalmot ang ating mga sofa, mga kurtina at mga furnitures na gamit na kanilang kinakalmot. Ano naman ang mangyayari kung hindi natin pinuputulan ng kuko ang ating alagang pusa? Ayun siya, hello Lily. Ay, si Lily, oh. Meet Lily. Ayan, so kapag hindi natin pinuputulan yung kuko ng ating alagang pusa ay magka-curl yung itong kanilang kuko at hanggang ito ay ma-attach sa kanilang foot pad. Ito, ayan siya, oh. Ipapakita ko. Here, sa kanilang foot pad. Ayan, magka-curl yan siya. At ma-attach sa kanilang foot pad at magdudulot ito ng sakit at infection sa kanila, ayan, sa kanilang paa. Isa ring dahilan kung hindi natin sila pinuputulan ng kuko ay maging peligro ito sa mga taong nakapaligid sa kanila o sa ating buong pamilya or sa mga sa kanilang kapwa na pusa din. Dahil pwede tayong makalmot at pwede rin nilang makalmot ang kanilang kapwa pusa. Ayan siya. So, pwede silang mabulag or ma-scratch yung kanilang skin. Ayan, o kanilang balat. Mitchuchay! Chuting! At lastly, pwede rin makalmot ang ating mga furnitures tulad ng sofa, ayan, so ating mga upuan na kanilang kinakalmot o ating mga kurtina o ano pang mga gamit sa ating bahay. Eh, so, diba? Kung hindi natin puputulan yung kanilang kuko ay pwedeng masira ang ating mga furnitures o sa ating mga, di ba, yung kama din natin, minsan, nag-i-scratch sila doon, nagkakalmot sila. So, kung ayaw natin masira yon ay puputulan natin sila ng kanilang kuko. Meet Jimmy, ang aming Scottish Fold. Ayan, so without further ado, ayan, tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagputol ng kuko ng ating alagang pusa. Ayan, so, ang gagamitin natin ay ito pala, nail clipper here. So, bawal yung yung nail cutter. Huwag kayong gagamit nun kasi magka-crack yung kanilang kuko. So, ito yung advisable na gagamitin natin. Nail clipper. Mura lang ito sa mga pet shop. Ayan, maliit lang siya here. Oh. Ayan. So, ayan. Puputulan na natin yung ating yung kuko ng ating alagang pusa. Here. Ito yung kuko ng aming pusa here. I-push nyo lang itong ayan o. Oh. Ayan, ang haba na pala ng kuko. At huwag nyong isasagad yung pagputol kasi dito sa, parang ito lang o, sa dito lang siya part, here. Ayan. Kasi pag isasagad natin, baka magdugo yung kanilang kuko. Ayan, so kukupuhan natin siya. Ayan, so putulan natin. Bago natin putulan ng kuko ng ating alagang pusa, kausapin muna natin. Kasi para maging comfortable siya. Shadow! Ayan, imasimasin muna natin siya. Shadow! Or kung meron kayong treats, pwede nyo siyang bigyan ng treats muna. Kaso nabigyan ko na sila, hindi ko na naipakita na binigyan ko sila. Ayan, so putulan natin. Baby namin. Ang bait naman pala ng baby namin. Magputol ikaw. Tapos mag-treats ulit, okay? Nagagalit siya kasi ginising ko siya. Si Sai naman yung puputulan natin ng kuko. Ay, siya kang-kang.
Ang shadow kong kong, ay, ang shadow. Ang sayong kong kong kong, higay ko, bingko. Higay ko. Ayun, oh, bait pala ng sayong namin. Yung namin, ang sayong sayong, sayong sayong sayong. Ginising ko sila, kaya sila nagagalit. Wala sa mood. Ayun, oh, putulan natin yung kuko mo. Putulan natin din. Ayan. Push nyo lang siya ito, tapos lalabas na yung kusa yung kuko. Push nyo lang siya. I-push nang i-push. Dito naman si Jimmy. Kukuhan din natin siya. Jimmy namin ang aming Scottish Fold. Here. Yan. Bite pala ng bibing namin. Ang bite pala ng bibing namin. Oh. Mag-ani. Ayan o. Oh. Oh, diba? Bite pala ng Scottish namin. Oh. Bait-bait pa yung Scottish namin. Oh. Jimmy. Ayan. Ang bibig na. Ayan siya. Oh. Magputo lang ng kukubing. Oh. Ayan. Ayan. The struggle is real, diba? Ayaw niya magpaputo lang kuko. Pignanin ko. Natutulog kasi sila. Inistorbo ko sila. Jimmy, here. Kapag ayaw namang magpaputol ng kuko yung ating alang pusa, pwede natin silang bulutin ng towel o itong tela. Ayan siya, oh. Binalot ko siya para maputulan natin ng kuko ang ating alang pusa. Ayan, so balutin natin ng tela or towel. Ayan. Ayan, so kukupitan na natin. Ayan ko. Para hindi makawala. Yan. O, diba? Nagagalit pa rin siya. Ayaw niyang magpaputol. Kung hindi kayo, ano, komportable at aggressive yung pusa, huwag niyong ilapit yung mukha or yung mukha niyo or yung mga, ano, pwede niyang makalmot or makagat. Kasi baka makagat tayo. Ayan. So, pwede na siyang kukuhan pag nakabalot na. Sa pa, Bing? Sa pa daw, Bing ko? Ito pa yung video kung paano natin puputulan yung ano, yung kuko ng ating pusa. Ayan, so i-close up natin yung pagputol nito. Ayan, so i-push nyo lang yung ano, itong dito sa may puno ng kanilang ano, kuko. At yan, puputulan na natin. Ayan, so putulan natin sila isa-isa. Ayan yung tamang pagputol ng kuko ng ating alang pusa. Ayan. So, ito naman yung huling katanungan. Sa tuwing kailan natin sila pwedeng putulan ng kanilang kuko? Ayan. So, according sa aking research at sa aking ginagawa din ang na-ina-apply sa aking mga alagang pusa, every after 10 to 14 days, kailangan natin silang putulan ng kuko. Ayan. So, ayan. So, ayan. Kailangan natin silang putulan ng kuko after 10 to 14 days para maging komportable sa loob ng ating tahanan o bahay. Ayan. So, para at least kung sila-sila lang dito sa ating bahay ay maging komportable sila at iwas disgrasya or peligro sa kanila kasi pwedeng makalmot yung kanilang mata or pwede silang makalmot yung kanilang balat. Ayan. So, magdulot pa ng aksidente, di ba? Ayan yung tamang pagputol ng kuko ng ating alagang pusa. Sana meron kang natutunan sa video na ito. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, please don't forget to like at i-share mo ito sa mga nag-alaga din ng mga pusa na mga friends natin. At salamat din pala sa mga laging sumusuporta sa amin, sa mga nagpapa-shoutout. So i-shoutout natin yung mga ibang viewers natin. Shoutout kay Bash Baraukur. Ayan, so meron din siyang tanong, yung sa kitten daw, ano daw yung klaseng pagkain o food or ilang beses sila kumain sa isang araw. Ayan, so yung klase naman ng pagkain sa mga kittens ay merong nabibili yan sa mga pet shop. Merong pang kittens na wet food, meron ding dry food na pang kittens. Ayan, so ilang beses naman sa isang araw sila pwedeng kumain. Sa experience namin, pinapakain namin yung mga kittens namin noon ng 3 times a day. So, umaga, tanghali, at saka hapon.
At sa gabi naman, nag-iwan kami ng gatas sa overnight kasi siyempre baka pwede silang magutom. Or pwede ka rin mag-leave doon ng dry food. Yung gatas pala, pwede kang bumili doon sa mga pet shop, sabihin mo, for kittens. Yung sa amin, ang pinapainom namin na gatas noon, which is advisable naman siya, ay yung lactose-free para hindi sila magtae. At shoutout din kay Marky Carriazo. Hi, Marky Carriazo. Thank you for keep on watching. At shoutout din kay Barge Pullins Masanke. Hello po, Ma'am Barge. Shoutout din sa alaga niyang sila Tyler Finn and Bibo. Ayan, hello po, Ma'am Barge. Shoutout din po kay Pinlis Day Tracker. Hello po, Pinlis Day Tracker. At shoutout din kay Marvin Skatery. Hello po. Hi. Yan. At shoutout din kay Yun Lee. Hello po, Yun Lee. At shoutout kay Hello Kili Franco Martinez. Hello po. At shoutout din pala kay Kuya Leo Rafalio. Ayan, meron din siyang YouTube channel. Nandito rin yan siya sa Kuwait. Thank you, Kuya Leo, sa panonood mo ng aking mga vlog. Ayan. At thank you din kay Kuya Ryan, nakatrabaho ko din na always supportive sa aking mga video. Lagi siyang nanonood. Thank you very much. Ayan. At sa mga gusto magpa-shoutout next vlog ko, mag-comment lang kayo sa my comment section para kayo naman na yung next na ma-shoutout sa next vlog ko. Sana mayroon kayong natutunan sa vlog na ito at nag-enjoy kayo sa araw na ito. At I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!